Hello! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng strawberry cheesecake. At ito po ang ating mga kakailanganin. So mag-start po tayo dito sa ating cheesecake crust. Gagamit po tayo dito ng graham crackers. Dudurugin natin ito sa food processor. Kailangan po natin ng 1.5 cups of graham crackers, crumbs. Then 1 tablespoon of granulated sugar. Then butter. Kailangan melted butter. Gagamit po tayo ng 3 to 5 tablespoon of melted butter. At para po dun sa ating cheesecake, gagamit po tayo dito ng cream cheese. 400 grams of cream cheese. Then granulated sugar. 2 large eggs. Then lemon zest o yung skin ng lemon. Then salt for about 1/4 teaspoon of salt. 1 teaspoon of vanilla extract. Then para dun sa pinaka topping natin, gagamit po tayo ng strawberries. Ang gagawin natin dito, kukuha po tayo ng strawberry sauce. Kailangan natin ng 1 cup of strawberry sauce. Then 3 tablespoon of granulated sugar, then gelatin powder, so unflavored gelatin powder po ito, 5 grams po itong pack na ito, so kailangan po natin ng gelatin powder. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa ating paggawa sa ating strawberry cheesecake. Then ngayon, ang first step o unang gagawin po natin, meron tayo dito yung food processor. Gagawa tayo ng graham cracker crumbs. So, lagay natin dito yung ating graham crackers. Okay, so nakakuha na po tayo ng bali 1.5 cups of graham crackers crumbs. So, okay na to. Then ngayon, narito na po yung ating graham cracker crumbs o yung gagawin nating crust doon sa ating cheesecake. Ang gagawin po natin dito, lalagyan natin ng melted butter. Haluin natin mabuti hanggang sa mabasa lahat ng butter itong ating graham cracker crumbs. Then, okay na po ito. So, ang gagawin natin, narito yung ating baking pan. Dito po natin ilalagay yung ating graham crackers. Aayusin lang po natin dito. Tiinan natin ng spoon or kahit na pwede na po natin kamayin ito para mas maayos natin mabuti. So ngayon, okay na po itong ating gagawing crust doon sa ating cheesecake. So, ang gagawin lang natin, ipainit natin yung oven sa 160 Celsius. Ibe-bake po natin ito for 10 minutes para mag-firm siya. Then, ngayon po, ang susunod natin gagawin. So, ito namang ating cream cheese ang ating ibibit. Kailangan lang room temperature siya. O soften yung ating cream cheese. I-cream lang muna natin. Then dito, i-add po natin yung ating granulated sugar.
Then, okay na po ito. So, ilagay natin yung ating salt. Ilagay po natin yung ating eggs. Paisa-isa lang. Then, itong ating vanilla extract. Then, itong ating zest of lemon. Then dito gumamit po tayo ng rubber spatula. Linisin natin yung gilid. Ibit pa po natin ito ng mga ilang minuto pa para mag-creamy siya. Okay, so palagay ko okay na po itong pagkakabit natin. Then, linisin natin yung gilid. I-fold natin. So, okay na po ito. Then, ang susunod po natin gagawin, narito yung ating na-bake na cheesecake crust. Ang gagawin po natin, so, itong ating butter, cheesecake butter, ilalagay natin dito. Alusin po natin mabuti. Ibibake po natin ito sa 160 Celsius for 45 minutes. Then, okay na po ito. So, ang gagawin natin, so, alisin muna natin ito. Then, ito po ay isa pang baking pan na medyo malaki kaysa dito sa ating pagbe-bake ng ating cheesecake. Lagyan natin ng aluminum foil. Then, lalagyan po natin ng hot water. Hanggang sa kalahatian po nitong ating malaking baking pan. Okay. Then, ibe-bake po natin ito sa 160 Celsius. For 45 minutes. Okay, maghihintay na lang po tayo. Susunod po natin gagawin. So, itong ating gelatin powder. I-activate natin. Lagyan po natin ng 1 tablespoon of cold water.
Abayaan natin ito. Ngayon, ang susunod po natin gagawin, so itong ating strawberry. So, kukuha tayo ng juice. Then, meron tayo ditong saucepan. Ilalagay natin dito. Then, lalagyan natin ng 40 grams or 3 tablespoons of granulated sugar. Then, lulutuin po natin ito over medium heat. Then, ngayon, turn up muna natin yung heat. Then, meron po tayo dito ng strainer. Susunduin natin. So, ito yung nakuha nating juice. So, bali na sa 1 cup siya. Then, ibabalik natin dito. Dito, ilalagay po natin itong ating gelatin. Then ngayon, palagay ko okay na po ito. So, ang gagawin natin, turn up na po natin yung heat. Kailangan lang, hintay natin mag-cool down ito. Dahil hindi natin pwedeng ilagay ito dun sa ating cheesecake ng ganito kainit. So, hintayin lang natin mag-cool down ng konti. Okay. Ngayon, narito na po yung ating cheesecake. At narito na yung ating strawberry sauce after na mag-cool down siya. So, ilalagay na natin dito sa pinaka-top. So, okay na po ito. Ang gagawin natin, ilalagay po natin ito sa ref. Para tuluyan siyang mag-firm at tumigas yung ating gelatin. So, ilalagay po natin ito overnight sa ref. Okay. Then ngayon, ito po yung kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating strawberry cheesecake. So, after na nailagay natin sa ref for overnight, ang gagawin natin, slice natin. Para makita po natin yung loob. So, narito po yung pinaka loob ng ating cheesecake.
Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!